paghihip ng aming... Lalangin natin ang tao na kawangis, katulad, kalarawan, kamukha ng Diyos. Aba, kapatid, ay pag hindi naman banal yan, ewan ko nga. Kung kalamnan, init mo'y pangarap kong hagan. I have formed you in your mother's womb. You are mine. I care for you. From your mother's breast, I cared for you. I knit you together in my mother's womb. So lahat yon ay nagpapatunay na tao na tayo sa loob pa ng sinapupunan. At wala nang ibang gusto ng Diyos na isilang itong batang ito para magkaroon rin ng pagkakataon maging future citizen of heaven. Ipit sa buhay o di kaya'y lubog sa kahirapan. Tinatayang isa sa bawat apat na kababaihang buntis ang nagpapalaglag. Pero para sa isang babae sa Smoky Mountain, ang kanyang kinupkop na sanggol ang itinuturing niyang tanging yaman. Ako nga pala si Sally Ruiz. Ako yung nagtuturo ng natural family planning. Si Aling Sally, pro-life volunteer. Dalawang beses sa isang linggo, nagbabahay-bahay siya upang magturo ng natural family planning. Mag-asawa dapat ang nakakaalam dito. Walang bayad ang kanyang serbisyo. Isa raw kasi itong paraan upang makatulong sa kapwa-tao at mapalapit ang loob nila sa may kapal. Yung mga bata, ayaw ko mapaniwara sana. Mag-anong katawan ko pag nakatulong ako sa kapwa ko. Yan ang ano ko. At saka, malapit ang grasya sa pakatulong ka. Sa kanyang lugar, takbuhan din ng mga nagigipit si Aling Sally. At minsan sa kanyang buhay, sinubukan ng pagkakataon ang kanyang kabaitan. Kinupkop ni Aling Sally ang isang babaeng buntis na nais magpalaglag. Ngayon, nagkwento pa ako sa kanya na, kako, pag nangagpanganak ka, dito ka lang muna sa bahay. Sa akin kasi hanggang sa lumaki-laki yung bata. Ay, hindi nakapaghintay. Tatlong araw lang, iniwan na yung bata sa akin. Umayas na. Sabi ko, walang puso talagang nanay na to. Sino bili nito, Noy? Damit, Noy? Mula noon, nagbago ang buhay ni Aling Sally. Mas lalo siyang kumapit sa Diyos at tumibay ang kanyang panatang magsilbi sa may kapal at sa kapwa. Sabi nga ng anak ko, Nay, mabuhay mo kaya yung bata na yan, tatlong araw pa lang. Sabi ko, mabubuhay ko to. Siyempre, hindi naman ako pabayaan yung sa taas. Kung ibibigay niya talaga ito sa akin na to. Binuhay ni Aling Sally si Sanlin sa kakarampot niyang kita na 50 pesos kada araw. Pero ni minsan, hindi sila kinulang. Para kay Aling Sally, tanda ito ng presensya ng Diyos sa buhay nila. Bagay na sinang-ayunan ni Cardinal Rosales. Kung dadaming tao, dadaming magugutom, madaming ganyan, hindi ba alam ng Diyos yan o kanyang gawin? Ang hina-hina ng Diyos niyan. Kung hindi niya alam na dadaming taon magkukulang kuno daw ang pagkain. Alam mo lumang ito ngayon? Ito palang binubunga ng ating planeta, mundo. Ay, pwede pang magpakain ng 20 bilyong tao. According to scientists. So nasaan ang problema? Ha? Nasa taong ganid. Sa daong matakaw. Higit pa sa pag-aruga sa kanyang tunay na anak ang ipinamalas ni Aling Sally kay Sanlin. Anya, marami na siyang luhang naibuhos sa bata. Marami talaga akong luha na tapon dyan. Untakalin, may higit tatlong baso. Dahil sa pagkasakit lang niya na hindi halos siya makahinga, doon ako bumigay. Tatlong beses nang na-ospital si Sanlin. Sa bawat pagkakataon, puno ng panimbang si Aling Sally.
pati na ang kanyang dalawang anak. Nay, sabi ni Pupoy, dali na lang yan sa ano, sa doktor. Siguro ika, madali lang yan eh. Tapos sabi ko, sige, may pira ka ba dyan? Sabi ni Mitmit, ito na yung pira dito sa tindahan. Hindi ko pinamili muna. 700. Yan ang pinagamot namin dyan. Sa pagkupkup ni Aling Sally kay Sanlin, napatunayan niya rin sa kanyang komunidad ang kabutihan sa pamumuhay ng sangayon sa bilin ng Diyos. Kasi yung mga dati, yung mga anak nila, parang pinapabayaan. Ngayon, kinakausap ko sila, huwag niyong pabayaan yung mga bata. Hanggang sa, parang natututuyan sila. Kahit sa loob ng bahay, laging madalas dati mag-away dito mga kapitbahay ko. Ngayon, hindi nag-away. Nagkikwentohan na lang sila. Sino ka pangit? Isa't kalahating taon na si Sanlin ngayon. Pangarap ni Aling Sally na makatapos siya ng pag-aaral. At kapag dumating daw ang panahon na tanungin ng bata ang tungkol sa kanyang pagkatao, simple lamang ang kanyang isasagot. Ipaalala ko lang sa kanya ang pag-alaga ko na mas masahol pa sa tunay kong anak. Kasi mahirap yan. Sa ganito lang ang sitwasyon, naisip ko nga, baka balang araw, kukunin ang nanay niya. Hindi ako papayag. Masakit sa akin kasi ako laki. Lang sa akin kasi masakit talaga sa akin. Kukunin yan. Maliban ako ang Panginoon talaga. Sa pangkaraniwang tao, ang mag-ampon ng anak ng iba ay tila isa pang krus na ipapasan sa likod. Pero patunay si Aling Sally na ang pag-alaga sa mga bagong nilalang ay siyang daan sa isang mas makabuluhang pagmamahalan ng tao at Diyos Ama.